What's up mga ka-hip hop? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang beef ni Bagoy na Koy Koy at price tag. Pati na rin ang reaction ni Rapido at ni price tag sa pahayag ni Bagoy na Koy Koy. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, eh mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa aking mga uploads tungkol sa Pinoy Hip Hop. Huwag mo na rin kalimutan mag-like at i-click ang notification bell. Intro, pasok! Isang malaking shoutouts sa lahat ng sumusuporta sa Filipino Hip Hop. Marami pang dyan sa para tumigil. Walang flip dapat sulugan kung wala kayong luning na panood. Yo, happy 420. Rest in peace, Lil Jon. Stay strong, Ludi. Isa si Bagoy na Koy Koy sa magpapatunay na kayang tumayo sa sariling paa ng isang underground rap artist mula sa kanyang napakaraming kinita sa kanyang mga mixtapes, mga nabentang merch tulad ng mga t-shirt, concert at shows, na although minsan lang naman, talagang sold out ang mga tiket. At syempre, ang kanyang successful na YouTube channel na nagkaroon na nga ng 138 million views. Katunayan, naglabas siya ng kanta na ang title ay Pangkotse. Matapos ang isang linggo ay umabot na agad ito na 1 million views. Kaya kung pag-uusapan ng suporta ng kanyang mga fans, masasabi nating solid talaga sa underground si Bagoy na Koy Koy. Sa kabilang dako naman ay si Price Tag. Sa lakas ng movement ng kanyang karir, masasabi natin na isa siya sa bumuhay sa gangster rap mula sa paglabas sa mga TV shows, mga sold out concert, success ng kanyang merch, patuloy na dumadaming clothing stores, at ang bubuksan niyang barbershop. Masasabi natin na epektibo niyang napasok ang mainstream at underground hip-hop industry. Recently, napag-uusapan si Price Tag, pero hindi dahil sa kanyang rap. Dahil ito sa mga pictures na kumakalat sa Facebook na nagpapakitang umanib siya sa Iglesia ni Cristo. Ang initial na reaksyon ng mga tao ay medyo nagulat dahil mula sa kanyang bad boy image ay sinisimulan niya na ngayon maging religyoso. So mga ka-hip hop, ito yung mga nasabing litrato na kumakalat sa Facebook. Recently, may lumabas na interview sa INCTV kung saan ini-interview si Jomari Espiritu o mas kilala bilang Price Tag. Magaan yung pakaramdam ko, parang bagong tao ako. Ito na yung simula ng bagong ako. Sobrang iba, iba yung pakaramdam. Sobrang gaan, sobrang bago. Kaya sobrang saya ako ngayon. Noong mga panahon na palapit na ako ng papalapit sa iglesia, marami akong mga bagay na bago at alam ng mga tao sa paligid ko yan. Ako nga pala si Jomari Espiritu aka Price Tag at proud ako na Iglesia ni Cristo. Malugod namang winelcome si Price Tag ni Rapido na isang kilalang flip top MC rin at kilalang membro ng INC. Sa di malamang dahilan ay mukhang pinaringgan ni Bagoy na Koy Koy si Price Tag tungkol sa paglipat nito ng relihiyon. Ayon sa post ni Bagoy na Koy Koy, weak daw ang Pinoy na nagpapalit ng relihiyon dahil lang sa isang babae. Agad naman nagpost si Price Tag na animoy sinasagot niya ang parinig ni Bagoy na Koy Koy. Sa post niya, weak daw ang Pinoy na sinasabihin ng masasamang bagay ang kanyang syota para lang mag-trending. Sabi pa sa post na sana daw ay naisip niya na babae ang kanyang ina at animoy tumatanda siyang paurong. Nag-iwan din siya ng paalala na huwag daw idadamay ang kanyang mahal sa buhay. Dahil sa mga naging palitan ng salita ni Bagoy na Koy Koy at Price Tag, nagbigay si Rapido ng kanyang opinion. Gusto ko lang bigyan ng linaw tong issue na to. Magbibigay daw siya ng reaksyon dahil sa apat na dahilan. Apat na dahilan. Una, involved po ang aking religion. Pangalawa, si Price Tag po ay simula nung nabautismuhan sa loob ng Iglesia ni Cristo, siya po ay tinuring ko ng kapatid sa pananampalataya. Pangatlo, ito po ay makakaapekto sa ginagawa naming panghihikayat sa mga tao. Bakit po? Kasi baka sabihin ng iba, kaya lang nag-iiglesia yung mga tao dahil sa sariling dahilan o dahil lang sa tao.
yung girlfriend niya, iglesia. Bibigyan din ko lang din at yung sinabi lalo nitong Bugoy na Koy-Koy na nagpalit lang ng religion dahil sa babae. Wala po akong personal na galit kay Bugoy na Koy-Koy at wala po akong pakialam sa beef nilang dalawa. Hindi ako makikihalo. Kaya lang po ako makikihalo at makikisawsaw dahil iisang platito lang po kami ni Price Tag. Pareho kami ng religion. So may pakialam ako dahil nadami po ang religion ko. Una, kung sinasabi nitong si Bugoy na Koy-Koy na naging IS itong si Price Tag dahil sa babae, hindi po yan totoo dahil si Price Tag po ay personal kong nakausap. Nagkita po kaming dalawa. Kinuwento niya sa akin kung paano nagbukas ang pinto para sa kanya sa pagsusuri sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi po dahil talaga sa babae. Nagbigay naman ng komento si Price Tag na animoy tinuturuan niya si Bugoy na Koy-Koy. Tinuruan ni Price Tag si Bugoy na Koy-Koy kung ano ang diferensya ng tunay sa mga tao nagpapasikat lang sa social media. Sinabihan din ni Price Tag si Bugoy na Koy-Koy na hindi mo kailangan ng mga komento ng tao sa social media para masabi mo sa sarili mo na tunay ka. And at the end of the day, hindi mo kailangan maging astig sa tingin ng mga mata ng tao. As long as alam mo sa sarili mo na nagawa mo yung mga bagay na yun, alam mo sa sarili mo na galing ka sa kalsada, may mga taong rumerespeto sa'yo na hindi kailangan mag-comment sa Facebook, mag-tweet sa Twitter, mga tao na tunay na hindi kailangan magsalita sa social media. Kasi lahat ng mga tunay hindi nagsasalita sa social media yan. Hindi nagpapakit ang boses sa kalsada lang. Hindi nagsasalita ng kung ano sa social media, man. Come on, man. So, ako, pinapanindigan ko lang kung ano sinasabi ko at pinapanindigan ko yung pagbabago ko ngayon. Well, kung may mga ibang tao na masyado naapektuhan sa desisyon ko sa buhay para personalin ako, sabla yun. Diba? Sabi nila, iyakin, kesyo ganun. Hindi yun, pre. Sinabihan din ni Price Tag si Bugoy na Koy-Koy na huwag niyang papakilaman ang personal na buhay ni Price Tag. Dagdag pa nito, magkahiwalay ang industriya sa personal na buhay. Nasabi rin ni Price Tag na sumagot lang daw siya sa tweet ni Bugoy na Koy-Koy dahil masyado na itong personal. Huwag na huwag mong papakilaman ng personal na buhay. Iba yung industriya sa personal na buhay. Malayong malayo yun. Ako yung sasabihin nila na iyakin ako. Kasi sumagot lang naman ako doon kasi personal na. Pero kung ako lang yung madadamay, ako lang yung mumurahin, o ako lang yung pagtitripan, walang problema sa akin yun. Kaya itong industriya, pare. Ito yung industriya eh. Nag-react naman ang mga kaibigan ni Price Tag patungkong sa sagutang ito. Malinaw sa kanilang mga komento na nakikisimpatya sila kay Price Tag. Ito nga pala yung comment ni Olab. At ito naman yung comment ni Damsa na isang flip-top MC. Ito naman ang comment ni Chris Delano. At ito naman ang comment ni R.A. Balingit na owner ng Badman's Closet. So mga kahip-hop, para sa akin, ang relihiyon ay isang personal na bagay. Medyo hindi lang talaga malinaw kung bakit sinabi yun ni Bugoy na Koy-Koy. May kanya-kanya tayong choice kung anong pipiliin natin. Ang paniniwala ko ay maaaring hindi paniniwala ng iba. At mas maganda siguro ay huwag nang ihalo ang mga personal na bagay sa ating industriya. So mga kahip-hop, ano masasabi nyo sa namumuong beef between Price Tag and Bugoy na Koy-Koy? Comment down below guys para malaman natin ang opinion nyo. Shoutouts nga pala sa mga tropa nating to. Thank you.